Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Malaki yung naging epekto nun sa amin bilang scholars kami ng isang congressman. Lalo ngayon na enrollment na, apektado talaga dahil entirely nahinto ito. Una, pinipili namin sila based on their qualifications. So, pag hindi ka qualified, for example, yung height requirement, di ka nasunod, or yung academic qualification mo ay hindi po pwede, out ka na agad. Nakatira sa gilid ng ilog, pero punong-puno ng medalya ang mga dingding ng bahay ni Christine Joy Tapel. Isa siya sa 400,000 scholar na nakakapag-aral dahil sa Priority Development Assistance Fund o PDAF, o yung pork barrel kung tawagin natin. Pero dahil sa TRO na ipinatupad ng Korte Suprema, hindi na naglabas ng pondo para mabayaran ang kanyang tuition. Ano ang gagawin ng mga tulad ni Christine Joy para makapagtapos pa rin ang pag-aaral sa likod ng maiinit na kontrobersyang bumabalot sa pork barrel? Tabi-tabi lang kilos protesta at kaliwat ka ng panawagan. Ilan lang ito sa mga eksenang umiikot nang pumutok ang issue sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Lahat ng ito nagkakaisa sa iisang himig, ang tuluyan ng tanggalin ang pork barrel. Dahil sa mga ingay na nagawa ng isyong ito, nagpalabas na ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para ipahinto ang paglalabas ng pondo mula sa pork barrel ng mga mambabatas para sa taong ito. Sa likod ng umaalingaungaw na balitang ito, may isang estudyanteng lihim na humihikbi. Siya si Christine Joy, 18 anyos at kasalukuyang nasa ikatlong taon sa kursong Secondary Education sa Universidad ng Pilipinas. Kwento niya sa aming grupo, nagsimula siyang maging scholar ni Congressman Miro Kimbo noong nasa second year college siya. Nagpapatake po sila ng exam, essay po siya, scholarship for Congressman Miro Kimbo. Tapos nagtake po kami, tapos ayun po, pagka-take, siyempre, isi-screen po yun. Tapos ayun, nakasama po ko dun sa naging scholars ni Sir. Nakatanggap siya ng halagang 2,500 pesos kada semestre o 5,000 pesos kada taon. Ito ang nagsisilbing pandagdag gastos ni Christine sa kanyang matrikula. Bali, naka-loan po kasi ako sa UP. Malaking tulong po talaga sana yun para mapagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema na ihinto ang paggamit ng pork barrel, parang napilayan si Christine. Parang nawala ng kaagapay sa gastusin sa paaralan. Malaki yung naging epekto nun sa amin bilang scholars kami ng isang congressman. Kahit na yung 2,500 baka maliit lang yun sa iba, pero sa pamilya namin talagang tuition ko na yun. Tapos pwede ko na yung pambayad ng utang namin. Sa katunayan, may utang pa nga siya sa UP dahil sa hindi niya mabuo ang bayad sa kanyang matrikula ngayong semestre. Kaya para matustusan ang pag-aaral, todo kayod si Christine. Ginagawang gabi ang araw, matupad lang ang pangarap na maging guro. Pagkatapos ng kanyang klase, namamasukan siyang service crew sa isang fast food chain. Kaya kong magkita ng minimum per day, nakukuha ko po sa part-time ko, pang-allowance po, ginagawa ko talaga pang-allowance, pangbayad sa mga requirements sa school kung meron man, project. Pambigay din po kay mama, parang pang-abot ng konti para sa bahay. Si Christine ang panganay sa tatlong magkakapatid. Musmus pa lamang daw siya nang iwan sila ng kanyang ama. Hindi naman namin naabutan sa kanilang inuupahang bahay ang kanyang ina dahil nagtatrabaho raw ito sa isang paggawaan ng damit. Katuwang ni Christine sa bahay ang kanyang lola Aida. Sa edad nitong 65, nananahi pa si lola ng basahan para makatulong kila Christine. Basta sa loob ng isang araw, makadalawang bundle ako o kaya tatlong bundle o 20 pesos na isang bundle doon. O di may 60 pesos ako. Ang kinikita niya sa pananahi at pagbebenta ng basahan, dagdag pang gastos sa mga pangangailangan sa bahay at pambaon sa dalawang nakababatang kapatid ni Christine.
Ang barangay Tumana, kung saan nakatira ang pamilya ni Christine, ang isa sa mga pinakamahihirap na lugar sa Marikina. Tuwing may bagyong araw, ay nabibiktima sila ng pagtaas ng baha dahil nakatirik ang kanilang bahay malapit sa creek na konektado sa Marikina River. Pero ang lahat ng kapaitan sa buhay ay nababawi naman daw ng pagkakaroon ng matibay nilang samahan sa pamilya. Tulong-tulong naman po talaga. Hindi naman talaga siya sa isang effort lang. So kung nahihirapan yung isa, aalalay po talaga yung isa. Kinunan ko ng reaksyon ng sponsor ni Christine ng kanyang educational assistance, si Congressman Miro Kimbo. Isa lang si Christine sa mahigit 5,000 scholar ni Kimbo. At isa rin siya sa mahigit 400,000 scholar na mga mambabatas na apektado ng TRO ng Korte Suprema. Ayon kay Kimbo, masakit isipin na humantong sa ganito ang kapalaran ng kanyang mga eskola. Apektado yung mga scholars natin dahil lalo ngayon na enrollment na. So marami sa kanila ay nagtatanong na because by this time binibigay na natin yung ating scholarship grants for the second batch, yung second semester. So apektado talaga dahil entirely nahinto ito. Kung susumahin ko, apektado yung mabubuting programa ng mga masamang gawain ng iba. Para sa mga scholar ni Kimbo, isang masamang balita ang sinabi sa akin ng kongresista. Hindi ko natutulungan at patuloy paliwanag natin. Maswerte ako na nandyan yung committee organizations na siyang nagbalangkas ng programa namin sa PDAF kung paano ito dapat gamitin para sa benepisyo ng komunidad. Nandyan din sila para paliwanagan ko at tumulong sa akin magpaliwanag na nahinto po ito. Pero as of today, talagang zero. Sa sitwasyon ni Christine, dederecho na raw siya sa Department of Education o DepEd at Commission on Higher Education o CHED para makuha ang kanyang financial assistance. Inilipat na kasi sa mga ahensya ng pamahalaan ang paghawak sa PDAF at dinadaraan pa sa mga mambabatas at NGOs. Ibig sabihin, wala na talaga silang aasahan mula sa district office ng kanilang kongresista. Kung susuriin, mas magiging mahirap ito sa kalagayan ni Christine dahil mas malawak at mas marami na siyang dadaan ng proseso sa pagkuha ng tulong ngayong nasa national agencies na inilagak ang pork barrel. Kumpara ito sa district level na mas nakikilala pa ng personal ng kanilang kongresista ang mga dapat tulungan. Habang nakabinbin pa sa kawalan ang inaasahang tulong pinansyal ni Christine, patuloy lang siyang aasa na sana'y makita rin ng CHED o anumang ahensya ng gobyerno na may hawak ng scholarship program kung ano man ang potensyal na nakita ni Kimbo sa kanya. Ako po si Jovi Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon.